So yun, what's up mga MB? So second vlog natin ngayong araw. So kung napapansin ng iba na same setting, ngayong araw kasi mga MB, tatlong vlog yung gagawin ko. Ganito yung ginagawa ko kasi nga sobrang busy ko. Minsan sa loob ng dalawang linggo hindi ako nakakapag-vlog. So you ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight kid. No, they don't give a damn, you got one of... So, pag ganitong ginagawa ko, pag may time ako, gusto ko marami na akong sinasagot at gusto ko marami na akong binavlog para dire-diretso. Tatlong vlog agad para hindi nabibitin yung mga ka-MB natin na sumusubaybay. Kasi yung kaalaman dapat hindi natin dinidelay, lalo kung nag-aalaga ka na tas hindi mo pa alam yung gagawin mo. So kaya ako, tatlo-tatlo ang tinatopic ko sa inyo. So ang susunod na topic natin mga ka-MB ngayong araw na ito is sa mga baguhan na gustong mag-alaga ng mga Muscovy Ducks. Siyempre, kung ikaw nakakapanood ka ng mga vlog natin o tapos naiinganyo ka na mag-alaga. So, ito yung mga bagay na kailangan mong i-expect sa mga bibe na taliwas sa mga iniisip mo na characteristics nila at mga ugali nila. So, unang-una mga MB, expect mo na ang ating mga Muscovy Ducks is sobrang lakas uminom. So, common ano na nila mga ka-MB na mga Muscovy Ducks natin is malakas uminom kasi nga waterfowl sila. Eh, ang ibig sabihin ng mga waterfowl, ito yung mga bibe, mga swans, mga itik, sila yung nakatira lagi at laging nasa tubig. Part ng buhay nila is almost nasa tubig sila. Ibig sabihin waterfowl sila. Napakalakas uminom siguro mga ka-MB. Ang isang adult na Muscovy Duck kaya niyang umitom ng isang litro o mahigit pang tubig lalo pag summer. Kaya expect mo na malakas ng tubig, anong dapat mong gawin? Malaking lalagyan ng tubig. Kailangan hindi sila nawawalan ng tubig kasi nga napakalakas uminom ng tubig ng ating mga bibe, Muscovy Duck o pato. Pangalawang kailangan mo expect mga ka-MB, hindi lang sila malakas uminom. So napakalakas din nila kumain. Ang mga Muscovy Ducks natin is napakagana. As in napakagana mga ka-MB. Kahit kakakain lang nila tapos bigyan mo sila ng pagkain, hindi nila aayawan yun. So kahit unlimited feeding pa yan, kakain at kakain sila. Kaya nga mabilis silang lumaki. Kasi nga, kasi matakaw sila mga ka-MB. Hindi ka mapapahiya pag pinapakain mo sila. At hindi katulad ng mga manok. Yung mga manok, pag mga ka-MB, pag busog na, tapos bigyan mo ng pagkain, hindi na nila kakain. Yung mga bibe, mga ka-MB, parang walang kabusugan. No, pagkakakain lang nila, bigyan mo na naman ng pagkain, kakainin nila, lalo pag marami yan, nag-aagawan pa nga yan yung mga ka-MB. Minsan nga, kakakain pa lang nila ng feeds, agisan mo ng kanin, kakainin pa nila, tapos pag may mga insekto, kakainin pa rin nila, kahit nakaupo na lang sila at nagpapahingat, punong-puno na yung tinatawag na storage sila pagkain dito, yung bukse na tinatawag sa Kapampangan, no? Yung dito nila, yung parang stomach nila dito sa ilalim ng leeg, kahit punong-puno, nakakain pa rin. So, ang pangatlong bagay, mga ka-MB, na kailangan mo expect pag nag-aalaga ka ng bibe, is, ayun mga ka-MB, hindi katulad ng nakikita nyo na cute daw, cute yung itsura. Pag nag-alaga ka mga ka-MB, marumi, expect mo na marumi ang mga Muscovy Ducks natin. Bakit mga ka-MB? Siyempre mga ka-MB, marumi yan kasi nga, lagi silang nasa tubig, lagi silang umiinom ng tubig, so nagpuputik yan mga ka-MB. At naghahanap sila usually ng pagkain kung napapansin nyo sa mga kanal, sa mga putik-putikan, dun nila sinusubsob yung tuka nila mga ka-MB. Kahit sisiu pa lang yan, ganun na yung attitude nila. Naghahanap sila sa mga basang lupa, yung mga may tubig-tubig, doon sila malagi. Kaya ang nangyari mga ka-MB, marurumi talaga yan. Hindi katulad sa mga nakikita nyo ng mga picture na cute na ng mga bibende. Ang reality mga ka-MB, dumihin ang ating mga Muscovy Ducks kasi nga sa putik sila kadalasan naghahanap ng pagkain. At susunod na kailangan nyo expect mga ka-MB na gustong mag-alaga ng mga Muscovy Ducks ay mabaho ang ating mga Muscovy Ducks. Bakit bumabaho mga ka-MB? Lalo pag maliit lang yung enclosure nila o maliit lang yung kulungan nila, may experience nyo yung may amoy. Kasi nga mga ka-MB, pag ang dumi nila ay nababasa ng tubig, syempre lagi may tubig dapat sila, 'di ba? Yun doon nagsisimula yung amoy. Yung dumi nila hindi natutuyo. So kailangan as much as possible, pag nag-aalaga ka ng Muscovy Ducks, lagyan niyo sila ng mga dayami. At kailangan advisable na sa lupa sila para yung dumi nila mga ka-MB natutuyo, no? At pagka may inuminan sila, ililipat-lipat niyo ng lugar. Kunyari, ngayong araw dito mo nilagay
maubos yan, makikita mo sa paligid niya, nagpuputik na eh, no? Ilipat mo naman, para yung putik na yung mga kaimbing matuyo, yung kasi yung bumabaho. At minsan, yung mga pagkain nila na sobra-sobra, napapanis mga kaimbing, at nababasa pa, yun din yung nagsisimula ng amoy. So, may vlog ako kung paano may iwasan yung mabahong amoy, hanapin nyo na lang dyan sa channel ko mga kaimbing. At yun, kung bago ka sa channel ko, subscribe ka na, marami tayong mga makubluhang vlog na nag-iintay lang para mapanood mo. So, sabi para sa akin ang huli na kailangan mo expect sa ating mga Muscovy Duck, expect mo na mabilis talaga sila lumaki. As long as na pinapakain nyo sila ng masagana at lagi may tubig, tapos sagana sa pagkain, expect nyo mga kaimbing, hindi nyo napapansin, mga 1 to 2 months hanggang 3 months, marireach na nila yung adult size nila. So napakalaki, ang bibilis nila lumaki mga kaimbing. Yun lang yung nakakatuwa kasi kahit gumagastos ka, nag-e-effort ka na makahanap ng pagkain nila mga kaimbing, nasusuklian naman nila ng mabibilis na paglaki, tapos mabilis din sila magparami. So ayun lang mga kaimbing, yun yung mga bagay na kailangan mo expect kung gusto mo mag-alaga ng Muscovy Duck. So ayun lang mga kaimbing, may susunod pa akong vlog ngayong araw, may vlog number 3 tayo. So cut ko muna dito mga kaimbing, happy farming sa inyo.